Amo na, even as Sarah obeyed Abraham calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Sabay-sabay. Likewise, he has been dwell in them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong masalita. Alalin namin ang bagay nito, Lord, na may naming naiging controversial or naiging gray area sa marami, Panginoon. Dahil nag-iiba, Panginoon, ng aming ginagalawang mundo. Do matagal na silang hindi nakakilala sa inyo. But especially mga bagay nito, Lord, that supposedly mga normal dapat na naunawaan ng believers and unbelievers alike. But I pray na kayo pong magbigay sa amin ng kaunawaan, napaimportante sa aming buhay nitong bagay nito, Lord, ng tamang place, Panginoon, ng mga kababaihan sa church and sa society, sa pamilya. So, we pray na kayo pong mag-bless. Tago na ako sa inyong likuran. Kayo pong maalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Sige, mga kapo na po. Magandang mago sa lahat. Title po nito is Honor of the Weaker Vessel. Honor of the Weaker Vessel. Subtitle is Rightly Placed Under. Okay? Rightly Placed Under. Ibig sabihin, tamang lalagyan. So, kapon ay inaayos sakyan. Okay lang ba yung gulong ilagay sa bubong? Spare tire. Pwede, no? Pero yung makina nasa likod, okay lang ba yun? Pwede, maraming ganun, di ba? Yung nag-usapan namin kasi kahapon, yung Volkswagen, kahit yung mga sports car, ganun eh, nasa likod. Para hindi na, ano, sa likod yung pwersa. Okay lang yun, pero paano yung chassis nasa labas? Kaya yung... Ano ba yan? Pag-usapan minsan, kunwari, yung makita nyo ba si ako, tingnan nyo ako. Kunwari, yung mata ko andito. May tsura ko. Di ba may mga bagay na andon, nakalagay sa kung saan sila nilagay dahil yun lang ang tama. Kaya nga ano natin, rightly placed under. So may mga bagay na kailangan ilagay sa ilalim. At hindi masama yun, hindi pangit. Okay, yung paa nyo sa ilalim. Yeah, yung puso dito. Kung saan man nilagay ng Diyos yan, nag-design, yun ang tama. Eh, unfair naman yung ano, lagi nakatago, pero yung mukha nakikita, di ba? Eh, nakatago lang ibang bagay, di ba? Pero yung mukha mo, yun yung kailangan mo kasi sa harap ka, yung bibig, kasi magkasalita ka, harap ka, tapos titingin ka rin. Kaya magkakasama yan, ilong, ganun din. Tenga, ba't nasa side, hindi dito? Kasi para, ano, di ba? Surround, ibig sabihin, rinig mo halos lahat, pero may ganyan tayo para naka-focus din sa harap. Lahat yan po may, ano yan eh, may purpose. So kaya ang topic po natin about mga babae nga po, ano po yung tamang lugar ng kababaihan sa church at sa bahay. So actually itong 1 Peter 3, more on sa bahay. Pero i-apply pa sa church yan, amen? So yun, so objective natin para malaman natin at ma-appreciate at the same time yung kahalagahan at ang tamang lugar ng mga kababaihan sa church at sa bahay. Pwede natin sa society, pwede rin. Kasi naman importante sa atin ngayon, hindi tayo pinapansin sa society, pero nag-upi sa lahat ng nangyayari sa society, sa church, una sa pamilya and then sa church. Yan ang nag-influence dapat ng ating actions more than anything else. Okay lang din sa ibang bagay, pero dapat sa church. So, wala lang silang material katulad ng meron tayo. Amen? Salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Okay. Introduction. So, alam niyo yung ano, yung mga bakla, parang last week, di ba? So, sino sa inyo ang natutuwa yung mga bakla, nagmamalcha dyan, pinapakita niyang kababuyan nila, tanggapin niyo kami! Natutuwa ba kayo doon? Kung taga rito kayo ka ba, natutuwa ka ba doon? Ang lalaking lalaki to, di ba? Ilang kayo magkakapatid pala? Kaya... Ilang, pangilang ka? Panganay. So, yung pangalawa, lalaki ba eh? Lahat, okay. Gusto mong yung bunso niyo maging bangla? Siyempre, hindi, di ba? Sagwa nun. And, gusto ko lang sabihin, alam niyo ba yung last, kailan ba yung SOGIE? Anong year ba yan? Mga nauso yan. SOGIE.
mga 2018, gusto nilang pakasal yung lalaki sa lalaki. Gustong gayahin sa US, basically. O salamat mga Pilipino, may konti pang utak at may konti pang religion. Kasi kasuklam-suklam yan, natake natin yung last week. So, pero bakit sa palagay nyo, saan sila nang gagaling? Ang lagi nilang gustong palabasin, tanggapin nyo kami, normal kami, kahit hindi. Gusto nila, normal kami, may batas ng, ang batas ng karamihan ng ano, sa bansa, protektado ang lahat ng tao, may karapatan, lahat ng tao, ganyan ang ano eh, ganyan ang batas, para patas. Pero sa kanila, gusto pala ng dagdagan, kailangan may karapatan ng mga bakla. Ba't ganun? Alam nyo ba, hindi nag-umpisa sa mga bakla, nag-umpisa sa mga babae na nag-rebelde sa kanilang tamang lugar sa society. Kaya sa atin may ganyan, mga tinatawag na feminist. Sabihin, dapat bida, babae, dapat, ganyan, ganyan. Hindi nila nalalaman, parang yung mga bakla ulit, balik tayo sa mga bakla. Pag pinipilit mo ibang tao na tanggapin ka, ayaw naman nila, tapos pipilitin mo pa rin sila, kahit pa kausap mo mga presidente, mga kung sino-sino diyang expert, ganyan, ganyan. Lalo ka lang napapasama, alam nyo ba yun? Kasi pag pinipilit mo yung isang tao na pilit, na mahalin ka, tapos pipilitin mo pala sila ulit, pipilitin mo, lalo kang mong ewan doon, di ba? Ibig sabihin, hindi ka katanggap-tanggap kasi kaya kailangan mong pilitin yung ibang tao na tanggapin ka. So, ganun din po yung mga babae. So, tapos tayo sa mga bakla, yung mga babae ngayon, na again, nagsimula daw yan sa US din eh, tsaka sa Russia, ganyan yan eh. Especially sa US, dahil may isa yan sa mga, again, gawain ng kalaban natin, Satanas. Gusto niyang i-erode yung atomic family na tawag natin, lalaki, babae, mga anak. Kasi hindi nila kayang gawin yung kanilang plano sa buhay kung na-establish na ng Panginoon sa Bible and in history, pag maayos yung pamilya, maayos yung society. Gusto nilang dun umpisang sirain. Amen? So ngayon, alam na natin yung iba may broken family, ganyan-ganyan. Diba sira ang hirap? So hindi ka sinabing wala ka ng pag-asa kung naghiwalay nanay, tatay mo or what. Pero may pag-asa pa rin, pero mahirap. Mas hirap ka emotionally. Eh yung nga magkasama yan, minsan hirap ka pa rin. Lalo pag ganun. Ngayon, paano kung hindi na kontento doon si Satanas eh? Gusto niya mag-away even yung mga normal na mag-asawa. So, anong isang mga pwede mong gawin? Pag-awayin mo yung mga leader, which is yung nanay, tatay. Ganun po yan. Kaya nung nauso yung feminist movement, ay anong ginagawa nila? Again, may karapatan ng tao. Pag sinabing tao, lalaki, babae na yun. Eh, ba't mo kailangang special pa yung babae? Dapat may proteksyon sa law at yung babae. Eh, katulad niya, sa amin lang eh. Ang leave ng babae sa amin, ganito. May maternity leave. 100 days. 100 days, bayad yun. Ano pa? May single mom. May single parent ba yan? Ano? Tapos merong brutality against woman, parang ganun eh. Paano mo i-avail yun? Magpagulpi ka. Hindi ko alam eh. Tapos ang daming benefits sa babae. Ngayon, ano, nagre-reklamo na yung mga kumpanya. Eh, siyempre, i-hire ko na lang yung lala. Ay, hindi na pwedeng ano. Pwede ka mag-discriminate. So, nangyari, nakita niyo ba yun? Lalong naisira yung purpose mo na gusto mo maayos ng kumpanya. Tapos pipilitin ka namang bayaran tapos hindi papasok or something. So ano gusto mo? Huwag nang mag-anak yung mga babae. Disadvantage din sa lipunan. Amen? So gusto na sabihin, again, yung mga bakla, yun yung sagad na yan. Pero nag-umpisa sa mga kababaihan na sinakyan natin, okay, sige, bigyan natin karapatan na sobra-sobra na. Okay? So dyan po nag-umpisa yan. Kaya, ngayong araw, tingnan natin kung tama ba yan. At ano yung mga, actually, ang pinakaano natin dito is, what can we expect if we correctly place the value and importance of the women? Gagawin natin ganito. Sila kasi natatakot sila, parang, ay, pag hindi mo binigyan importansya yung mga babae, kaysa ganyan-ganyan, eh, paano yung lalaki? Eh, malakas naman yung lalaki, sana nga. Kasi tinuruan mo na yung mga lalaki na pantay lang sila sa babae, paano mag-rule yung lalaki?
Pag sinabi niyang, hindi, parehos lang tayo, sige, laban na yan. Walang proper role sa bahay. Tapos ganun din sa lipunan. At ganun din sa church. Pag sinabi yung pantay lang lalaki babae, yung babae pwede magpastora, nawala na yung ang naglalagay po itong Bible, hindi ako. Yung mga babasahin nating passages, ang Bible nagsabi, hindi ako. Okay? So yun lang po sa introduction this time. Para ma-encourage tayo, lalaki at babae, ha? Karamihan dito, babae ngayon, eh, no? Sino ba yung mga dating lalaki na nawala? May mga time na dati tayo, puro lalaki. Sino ba, Rafi? Absent lang. Yung dati, yung mga ano, hindi naman nag-active yun, eh. So, sa babae po, sa church, importante yung babae. Kahit sa Bible. Basahin nga natin yun. Alala ko lang eh. Yung mga sumuporta sa gawain, yan, alala ko, diba? So sabi dyan, son of them believe. So, nag-preach na Paul and Silas. Maraming mananampalataya dyan. Kaya sabi dito, consorted with Paul and Silas and with the devout Greeks, a great multitude and of chief women, not a few. So, mga babae ay kaakibat ng church. Ngayon, gawain. Basically. At hindi ko makita. Alam ko sa gospel meron yun. Si Jesus mismo, ang dami niya support yung mga babae. So, gusto lang sabihin, may place ang mga kababaihan sa basically lahat ng ano ng lipunan. Ganon din sa church. So, hindi ibig sabihin ng leader lalaki, wala nang kwenta yung babae. Hindi, ganon. Okay? Kaya nga, inibigay natin yung emphasis dito, yung roles. Okay? Kung nasa tama kang place, masaya ka. Ikaw ba, mga babae, gusto nyo, kunwari, hindi naglalakad kayo dyan, tapos gugulpihin kayo, kunwari, nanakawang kayo. Tutulak mo yung babae. Ikaw pa, may, ikaw, gulpihin mo yan, oh. Nanakawan tayo. Gusto mo ba ganun? O kaya ikaw yung, nay, wala tayong kakainin. O, ikaw magtrabaho ka rin. Gusto mo ba ganun? Hindi, dapat sa lalaki yun eh. Si lalaki all around dyan. Design niyang katawan niyan para withstand lahat ng pwedeng ma-encounter niya sa labas. Wala, matalino, malakas, matibay yung dibdib niya eh. So, hindi niyo gugustuhin niyo. So, kaya ngayon, titingnan natin again ano yung mangyayari at para i-decide din natin na yung mga babae especially, huwag na kayong makipag-away pa, makipag-taasan pa sa lalaki. Lalo kayo kayo mga babae ngayon, di ba? Bata pa kayo. Sa college, pag ganyan, ganyan-ganyan, ang makikita nyo dyan, ang attitude ng mga kapwa nyo, lalo yung mga umangat sa buhay na babae, ang ibibigay sa inyo advice yan, huwag kang papahayag, ganyan. Kaya may mga, maraming kilala nung pag yung wala kayo sa church, ang mga naririnig nyo, huwag kang papahayag yan, ha? Anong ginawa sa inyo ng asawa mo? Iwanan mo na yan. Oh, konting ano lang yan, divorce mo yan sa kanila, sa atin, sa wala pa eh. Pero darating yan sa Pilipinas. Kaya against na against po tayo dyan na sisirain. Sabi sa Panginoon, ang pinagsama ng Panginoon, walang sino mang makipaghihiwalay. Ganun yan, kung sinong advice ng kung sinong judge, attorney, doktor, walang kwento sa atin yan. Sinabi ng Diyos, dapat mag-asawang lalaki, babae, magtutulungan, magmamahalan, walang maghihiwalay dyan. Okay? Wala na, pagkasal na sila. So, tingnan natin. Ano meron para ma-encourage tayo na i-follow yung ganitong design? Mga babae, mga wala pa kayong asawa, pero ito na yung pinipicture nyo, pinipicture nyo sa buhay nyo. Maghahanap kayo ng lalaki na leader, matapang, at po-provide yung pangailangan nyo para hindi na kayo makikipag ano, sa kanila. Makikipag-away ng sino mas magaling. Okay? So, ano yung mga bagay na meron sa ganitong setup? Na para makita natin na gusto nating i-follow to. So number one, ang sabi dyan sa verse 1, sabi po dyan, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wise. Medyo mahaba, no? So para sa mga bago pa lang sa Bible, isa-isayin ko to para lang makita natin. Kung sinabing subject,
Ang alam lang ng mga bata, subject, math, science, ganyan. Pero sa Bible, madalas, ang subject is, tama rin yun, no? Topic, parang ganyan. Pero sa Bible, pag verb yan, okay, ibig sabihin, magpailalim ka. Okay, for example, sabi ng, nakunari, sabi ng boss mo, magbenta ka ng Nike sa Africa, yung mga ganun. Nag-usapan kasi namin dati. Wala naman natang bibili doon kasi nakapaay yung mga tao doon eh. Eh sinabi ng boss mo, anong gagawin mo? Parang hindi mo maintindihan kung bakit, pero dahil boss mo siya, sumunod ka lang. Kahit sa palagay mo mali siya, kaya nga inuutusan tayo mag-subject kasi kung lagi siyang tama, hindi mo na kailangan mag-subject. Tandaan niyo po yan. Darating talaga yung time na yung nanay mo, tatay mo, boss mo, teacher mo, referee nyo, kung saan man yan, ay mali yung tawag ng referee. Ilan lang, nakikita sa Facebook kasi, tinapal gano'n, no? Wala, hindi naman tinamaan. Sabi, Paul, anong gagawin mo? Ayoko na, kaaway mo yung referee, talo ka doon, okay? So, pag nagkamali yung authority, subject ka lang. Amen? So, hindi yung, depende sa mali, ha? May mga mali. Dapat umalis ka na or something. Yung mga ganong bagay, discarte sa company, sa bahay. Okay? Nari, sabi ng tatay mo, oh, lipat tayo ng bahay kasi ganyan. Kahit may kaibigan ka dito, wala kang magagawa. Kailangan tayo sumunod. Okay? Yung mga babae daw, asawang babae, mag-subject ka sa sarili mong asawa. Importante yan, baka naman lahat ng lalaki susundin ko. Hindi ganun. Yung asawa mo lang ang dapat ka mag-submit. Tandaan niyo yan. Diyan tayo, nangyayari, iba naman, mga babae, sobrang hina naman, nasasabit ako sa lahat ng lalaki. Hindi ganun. Ha? Kaya nga, importante sa mga babae, maghanap ka, manalangin ka, nabigyan ka ng Diyos ng asawang lalaki na maayos, at para gaganaan ka, sumunod sa Kanya, ibibigay mo yung buhay mo sa Kanya at lahat ng bagay sa Kanya. Pero, siya naman yung mag-take care sa'yo. Parang yung tatay mo, kaya po sa mga kinakasal, ganun po ang ating ano eh. Seremonya, yung tatay ang nagbibigay sa babae dun sa lalaki. Kasi ang symbol po nun, ako nagpapakain dyan, di ba? Yung prinsesa ko yan, ako, yun ako na, si Shana, kakasal. Pag binigay ka sa kay Jared, kunwari, naantok si Jared eh. O Jared, ito ha, ikaw nang papakain kay Shana, ha? Kunwari lang, nagulat eh. Ha? Pag iniwan, doon ka natitira, dyan na siya, ikaw na yung mga ngalaga sa kanya, pag may nang-away sa kanya, hindi yan babalik kay tatay, sa'yo na. Ganun yun. Tindihan nyo ba yun? Kaya, pagkunta natin mga babae, hanap kayo ng girl. Tapos pag nakahanap na kayo, mahalin nyo na, submit kayo sa kanya. Okay? Ngayon, may iba pang context pa kasi ito, itingnan din natin. Sabi kasi dyan, that if any not obey the word, yung sabihin nun, either mga unbeliever to, mga believer na mahina. Mga daw, mga babae, sabi dito, yung asawa mo, either unbeliever or believer, kaso mahina, pero pag ikaw daw ay nagpapasubmit sa kanila, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, ito mismo. Kasi sabi dito, mag-submit ka lang. Ang mangyayari daw, ano? That they also may without the word, ibig sabihin, hindi siya, absent ng absent sa church, or again, unbeliever. Kaya sabi dito, kahit pa unbeliever siya or absent ng absent na believer, siya ay ma, ano yung one, ibig sabihin, hindi pa mapanalo, ibig sabihin, madadala mo siya sa tama. Okay? By the conversation of the wife, conversation, pwedeng salita, pwedeng manner of life. Ibig sabihin, ang bait ng asawa kong babae. Sabi ni pastor, kunwari lang, si Yesha, may asawang ano, lasinggero, kunwari lang ha. Ganun ha. Kunwari lang. Pero, di lasing kunwari si, ano, asawa ni Yesha. Tapos, ang bait mo pa. Sinabi, oh, pagtimpla mo ako ng kape. Sige po. Kahit lasinggero, di ba? Nang sakit sa, ano, no? Sa ulo, no? Pero, ba't kaya ang bait ng asawa ko? Kasi yung pala, sumusunod siya sa Diyos. Amen. Hindi dahil gusto ko sumunod sa lasinggero. Dahil sumusunod ako sa Diyos. Alam nyo, minsan, tatablan din yan. Ba't mo nga sinusunod kahit salamat, ha? Sinusunod ako kahit lasinggero ako. Di sabihin mo na, doon na yung pagkakataon mo. Alam mo, mukha kang ewan eh. Pero hindi, kaya ako nagsasubject sa'yo, hindi dahil magaling ka,
responsable kasi nga hindi eh. Pero, dahil sa Diyos. At sinabi ng Diyos, mag-subject ka. Magpasailalim ka sa iyong asawa. Ang sabi dito, malinaw sa sinasabi sa atin, pag ginagawa mo raw yan, ano? Mawiwin mo yung asawa mong lalaki. Again, unbeliever yun, unbeliever. Mawiwin mo siya. Kasi madadala mo siya sa tama. Kaya point number one natin, what can we expect if we correctly place the value or importance of women? Number one, win-win. Panalo, sabi nga nila. Panalo. Yun yun. Pag maayos ka, nilagay mo yung sarili kung babae ka, at tayo naman, mga kunwari, anak kong babae. Right? Anak kong babae, anak ka ng pastor, dapat. Masya na, di ba? Dapat. Pag unbeliever, dapat ikaw manusunod. Tama ba yun? Pag hinanda ko yung anak kong babae ng gano'n, magiging rebelde yung mapapasama din siya. Tindihan niyo ba yun? Kaya ako din, meron akong obligasyon sa anak kong babae, tsaka sa inyo din. Nasanayin ko kayo, ituro sa inyo yung salita ng Diyos. Na hindi kayo ma... Hindi, ano eh. Kunwari dito, kunwari lang, may... niligawan kayo, dinala kayo sa ibang church. Anong gagawin ko? Malulungkot ako, pero... kailangan, doon ka. Diba? Sana hindi ganun. Pero ganun talaga eh. So, kailangan sumunod sa asawa mong lalaki. Tindihan niyo ba yun? So, again, balik natin sa... sabi natin, unbeliever na lang to. Paano pastor na naging panalo ka, unbeliever nga? Unbeliever na nga at the moment. So, panalo ka pa rin, at panalo pa rin ng church, at panalo ka din, at panalo rin siya. Pag nag-subject ka, bandang huli, maganda yung resulta niyan. Imagine mo yan, katulad nga ng Sanggero, at least maayos yung pamilya niyo kasi ginawa mo yung dapat mong gawin. So, i-relate natin sa church yan. Ganun din. Pag sumusunod yung mga babae, sabi natin, ano, napakadalas yan. Minsan, yung pastor, hindi naman laging the best sa lahat ng bagay. Pero pag nagsasubmit kayo sa pastor, ano mangyayari? Natutulungan niyo siya, nagagawa niyo yung trabaho niya, hindi niya problema kung paano yung mga rebelde sa church, hindi niya magiging problema kasi nagsubmit na eh. Di ba? Kung po problemahin niya pa lahat yan, paano? Kahit sa bahay, ganun din. Nagawa niya yung dapat niyang gawin, tapos pati sa bahay ba naman, mga rebelde? E paano kung rebelde na sa pabaho? Yun ang hinaharap niya sa bahay, ganun din. Hirap naman nun. Diba? Kaya win-win po yan. Number one, sa church family, unbeliever yan. Ang sabi ng salita ng Diyos, prinsipyo po ng salita ng Diyos, sa pag ikaw daw ay nag-subject sa tamang authority, sa case nito, husband, sa case sa church, sa pastor, ang sabi doon, mawi-win mo sila kahit wala yung salita ng Diyos. Dapat may salita. Eh, minsan nga wala eh. Yung iba ayaw umatin. Pero ikaw, binubuhay mo yung salita ng Diyos, panalo tayo pare-pareho. Amen? Okay. Sana nakuha niyo na, tagal nun. Okay. So, number one, win-win. Number two, itong paborito ko. Two to Paul. Basahin nyo nga, mga babae, mga ladies na young people. Ready, go. Adorning, let it not be that outward adorning of taking the hair, and of wearing of good, or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of glory. Ay, naalala ko tuloy sa ating online. Dito na tayo, di ba? Pero okay lang. Ano natin sa context natin ngayon is honor the weaker vessel. Sa iba, di naman nakakaten. So, ano sabi dyan? Ano yung medyo naging nakarelate ba kayo dyan? Mga babae daw, anong gusto madalas? Kahit saan yan? Alam nyo ba yung mga gumagawa ng cosmetics? Yung mayaman yan eh. Eh, samantalang mga ano lang yun. Ba't nila nabibenta yung napakamahal nilang mga kung ano may makeup at mga damit nila, di ba, kahit mura lang daw mga damit ng babae, paano sila kumikita kasi gusto ng duwayo? Dami, bago na naman. Ganun ang babae. Ano pa? Ang babae po, nakafocus yan sa kanilang gusto nilang makita sila. Ang papaganda yan, buti nga iba sa inyo, hindi ganun kasi nauturuan kayo eh.
Kaya pansinin niyo ibang yung friends, di ba? Anong gina? Mamaya, picture dito. Display. Mamaya, gano'n na naman. Iba, magasayaw pa. Gusto nilang mag-attract ng sarili, sa sarili nila. Tingnan sila. Tingnan niyo ako. Maganda ako. Mahabang hair ko ngayon. Mamaya, maikse. Ano man yan? Okay, tingnan yung mata ko. Gusto nilang makita. Ngayon, mga lalaki sana walang ganun ha. Doon iba, ganun din yung mga bata. Pogi ako. Pero hindi natin masyado ganun. Pero ang babae, madalas ganyan. Addict sila dyan. Kailangan yung paglabanan yan. Pero, yan number 2 ko. Ano sabi dyan? Isa-isa natin ha. Ito sa 3, whose adorning let it be not the outward adorning of plaiting of the hair. So, mayroon pa ba nagpapastate dito? Hindi ko sinabi masama yan, ha? Ngayon, sabi ko lang, i-balance natin. Normal sa babae na gusto niya makita sila, wearing of gold. Bakit ka mag-wear ng gold? Gusto mo makita ka. Putting on a apparel, damit. Huwag daw ganon sana. Kasi, okay lang yun, normal sa babae. Pero, ang mas maganda doon, okay, ay, ano daw yung display mo dapat? Yung hidden man, ano ba yung hidden man of the heart natin? Alala niyo yung natake lang dito? Ano yung bagay na hindi nakikita sa inyo? Ha? Yung katawan. Nakikita pa rin yun, kaya nga dinidisplay. Huwag daw yun. Huwag yun ang pakita mo. Pero aminin natin, dyan ata ang lalaki, di ba? Pag nakita, ay, sexy. Ay, kung ano man yan, di ba? Maganda yung ano niya ngayon, ayos niya ngayon. Nahalata natin, na-attract tayo, di ba? Pero, sinasabi ng Bible, huwag ka na mag-focus. Mag-focus ka, anong, para dinisplay, hidden nga eh. Yan po yung spirit, ha? Okay, tingnan natin. The hidden man of the heart in that which is not corruptible. So, either soul or spirit. Pero alam natin, ibig sabihin niya, kung ano yung sinasabi sa'yo ng Diyos, yun ang i-display mo. For example, ang simple example na lang. Yung iba, yun nga, gusto niya mag-display ng katawan. Ikaw, hindi. Anong gusto mong pakita sa kanila? Pakita nila na ikaw, nag-memory verse ka. Ako, sabi niyo, dyan ako na in love kay mamayan niyo. Oo, kasi, na-realize ko eh. Wala naman pagmamala. Hindi, meron naman. Maganda naman si mamayan, di ba? Pero, ang talagang na ano, kasi tatandaan naman kayo lahat. Ano yung ma-attract ka talaga sa babae? Pag matalino ka, again, kung ano ka, wala. Pero kung matalino ka, tumatalino ka, gusto mo maging matalino, nagpapatalino ka, tatanda yung babae, tatanda ka rin. At gusto kong sabihin sa inyo secret, yun na, makikinig nyo naman sa labas yan, di ba? Pag yung mga matanda, nawawala yung desire, alam nyo ba yun? Ayaw na nang isip ng ganyan, wala nang kwenta sa kanila yan eh. Kasi nangihina yan. So, pag matanda ka na, tapos ang isip mo pa rin, sexy, ganyan, talo ka. Kaya nga yung iba dyan, bumibili pa ng anong gamot, di ba? Alam nyo ba yun? Diyan sumisigat yung mga ano eh, mga vlogger. Yung nakainig ko, pinagkukwentuhan ito kahapon eh. So, hindi na yun. Kung matalino ngayon, anong di-desire mo? Ito na. Kasi hindi na isira to. Kahit tumaba yung misis mo, mahal mo pa rin siya kasi dito ka nakatingin. Alam mo, na ito, mahal niya ang Diyos eh. Eh, gusto kong asawa to, ganito kasi yung anak ko, gusto rin maging maka-Diyos. Sino pipiliin mong babae? Yung puro landi. Tapos ka dyan. Diba? Eh, pag yun, tumabata ba, kahit anong landi niya, wala na eh. Diba? Pero pag ang inalagaan niya, inuna niya sa buhay niya, inrelasyon niya sa Diyos, kahit pa iba na yung kotis niya, nagkukulubot na, di ba? Kaibig-ibig pa rin sa'yo yan. Amen? Amen ba? Amen. Ladies, amen? Amen. Ganon din sa mga lalaki. Ha? Kaya sabi dito eh, kinukumpara ng Bible sa atin na yung mga yung mga pangkatawan lang, di natin matatapos to. Yung mga pangatawan yan, ano sinusuot nyo, bago na naman yung suot ko, maganda yan eh, magandang tingnan yan eh. Pero masisira yan. Mga damit, mga kung anong ginagawa sa buhok. Pero kung inalagaan mo yung spiritual mo, hindi yan nakukurap. Magmamahal lang kayo hanggang matanda na kayo, hanggang sa langit nga eh. Pero wala nang kasal sa langit ha. Yan sabi dyan, no?
Sinusundan nyo ba? Even the ornament of a meek and quiet spirit. Kung hindi nyo naintindihan sinasabi ko kanina na paano mo di-display yung spirit? Mag-memory verse ka? Ano sabihin nun? Ayan sinasabi dyan, no? Isa sa mga manifestation na maayos ka spiritually, yun nga, hindi ka nagpapakita ng ano-ano. Diba? Pero pinapakita mo daw yung meek. Isabihin, pakita mo sa alam yung mahal na, gustong-gusto na lalaki yan. Pag babaeng babae yung babae, hindi yung makikipag-away sa'yo. Ito gawin natin. Hindi, gawin natin. Ano? Diba? Alam mo, takot ako sa'yo. Tukan tayo. Kala mo, ma-in-love sa'yo yung lalaki pag ganun ka? Hindi. Ganun ka agad dun. Ayoko ng babaeng mas macho pa sa akin or sinusubukan niya mag-macho sa akin. Ayoko nun. Pero pag nakita niya, tahimik yung babae, sunod lang. Konting pakit din, di ba? Konti lang. Pero tahimik, kahit gusto niya ng ano, yung babae po kasi, ganyan daw yan eh. Pag hindi maayos ang spirito niya, ganyan yan. Ang bunga nga niya, ganyan. Nakikinig ba, mga ladies? Diyan daw kayo. Ganyan kayo. Kaya malalaman mo yung babae na spiritual, napipigilan niya yung bibig niya. Tandaan niyo po yan. Ngayon sa panahon natin yan, chat. Saka sa Facebook. Okay? Iba, hindi makapag-pigilan. Kasi di natin kita, pero sa Facebook, nakita mga pinagpo-post. Na nga. So, napipigilan niya. Amen? Amen? Yun ang i-display. Paano mo i-display yung katahimikan mo? Nakita niya tahimik ka. Kaya nagtitimpi ka. Huwag naman yung ano, ganun. Kita din yun eh. Pag matalino ka, hindi yan lalabas. Amen? Tsaka, parang natake lang natin ng kailan eh. Ibig sabihin, ina-address mo yung problema mo internally and therefore hindi yun lumalabas. So, balik tayo sa kanina, yung pagiging competition sa mga lalaki. Ano ba, sinabihan ka, ako lang mag-atrabaho, diyan ka sa alagaan mo yung makulit nating anak. Eh, but ako, ikaw din. Oh, umihir, palit ng diaper. Ako na kanina, ikaw naman ngayon. Patay ka dyan. Makikipag-competition ka. Oh, hindi ka meek nun. Amen? Pag sinabing meek, mababa. So again, ang kahit ng lalaki, kailangan magpakababa sa tamang lugar. Pero sa bahay, asawa lalaki, sa babae, sino yung magsusunod dyan? Yung babae. Gusto pa ang lugi yan. Mamaya, makikita nyo, hindi lugi yan. Again, design ng Diyos yan. Malinaw, di ba? Quiet spirit. Magpigil kayo dito, mga ladies. Mapapabuti kayo at pare-pareho tayo para win-win. May channel naman dyan, di ba? Kunwari, pag nasa bahay na kayo, nag-usap kayo ng matino. Ganon. Ganon din sa atin, sa church. Pastor, ganyan. Hindi mo kailang makipag-kompetensya sa lalaki. At sabi pa dito, which is in the sight of God of great price. Sa atin, kahit sa kumpanya, ganyan, ganyanan yan. Pagalingan, payabangan, paungusan yan. Pag ako yung bida, ako yung acceptable, ako yung next na promotion, ganyan-ganyan, malaki sweldo. Sa Diyos pala, baligtad, pag babae ka, ang dapat mong dinidesire at dinidisplay, okay, hindi yung ganun nga, hindi yung ganun, ano, dinidisplay mo daw yung quiet and mixed spirit. Sabi dyan eh, hindi ako po naglagay dyan. Actually, kahit nga sa normal lalaki, magtanong ka kahit sino, sino babae dito, tanongin mo yung lalaki, ako, tanongin nyo. Basta, ikaw ba, gusto mo yung babae madaldal? Alam mo na agad yung sagot eh. Gusto mo ba yung... Nakunento ko sa inyo last time, di ba yung isang pastor, asawa niya, abogado eh. Sabi mo, andyan na nga, nagsasalita dito yung pastor, dinidiktahan pa nung abogado, abogada. Hindi ganyan. Sige po, sige. Alam ano eh. Hindi man lang makipagpigil, pwede naman sa bahay. Kung nagkamali talaga, di ba? Sana nagkakaintindihan tayo, ha? So, ganun yun. In the sight of God, great price. So, kaya number one, win-win. Number two, proper place of fame. Okay? Yung ganda mo, i-display mo yan sa tama lang. Sa tamang panahon, huwag ka masyadong ubusin nyo yung credit card para makabili ka para maganda ka sa ngayon. Huwag ganun. Ilagay mo sa tamang kalalagyan. Amen? So, ganun din.
Gusto kong display kayo sa... Bakit yung iba proud pa? Nag-display yung asawa nilang nagpapa, nagwawala. Nag-display. Mga hindi nga spiritual yun. Mga makamundo yun. Sabi mo, nakita mo yung asawa ko, maganda. Magandang uli, iwanan na. Ang daming ganyan lately, di ba? Walang kwenta. Gusto niyo ba yung ladies, ganon? Ngayon, puring-puri ka ngayon, ganda mo talaga. Pakita mo pa sa iba, bandang uli, iwanan ka na. Pangit, di ba? Talo ka din. Kaya yan, ang display mo, kaya sabi ko, proper place of fame. Kanino ka ba dapat sikat? Una, sa asawa mo, pangalawa, sa Diyos. Ganun yan. Naintindihan niyo ba mga ladies? Hindi, gusto kong pakita maganda talaga. Kasi pepekiin mo pa, may filter mo pa. Okay din, isa, dalawa, meron kang profile dyan. Tapos puro Bible verse na. Again, hindi ko na dinidiktahan ha. Nilalagay ko lang kayo yung better niyong gawin. Kasi kung puro ka lang din yung inalagay dyan, alam na, kilalang kilala agad kayo. Pwede naman magbago, amen? Amen. Pwede naman eh. May mga luma kayo dyan, mga profile, ganyan-ganyan. Nasa internet lahat yan, eh, paano i-download ng ano yan? Diba? Alisin nyo na. Agad maaari, baka may mga, ano pa yung mga profile nyo dyan. Okay lang yung simpleng pakit, okay na yon. Tapos. Huwag namang araw-araw, bago. Every week, bago. Sinong gusto mo? Alam ko, sisikat ka dyan. Iba sumikat dyan, nakonsumo na sila nung ano, ng sistema na yon. Kaya iba, pabastusan yan eh. Ay, ito lang yung pinakita niya ako, ito lang yung papakita ko. Hindi po yan bago sa atin. Kung pag-aralan yung mga buhay ng mga artista, ganun po yun. Si, naalala ko tuloy. Si minsan na, cheese. Alam niyo ba si Jennifer Lawrence? Sikat na sikat yan eh. Na hindi niyo salaman, hindi sikat sa inyo. Pero sumikat yan kailan lang. Mga 5 years, ganyan. Sobrang yaman. Lagi, ba't bida siya dito? Tapos mamaya, bida na naman siya doon sa ano. Yung pala, merong nag-aalaga sa kanya. Hindi bagong kwento yun. Karamihan niya, pati nga doon sa 1950s daw, si Keisha, si Marilyn Monroe, kung sino, hindi niya kilala yan eh. Oh, inalagaan pala yun ng mga loko-loko din, ng mga politiko. Okay? Kakaintindihan ba tayo? Kaya huwag na kayong mag-desire na baka sumikat ako sa kung anong platform na kabastusan pala. Huwag ganun. May matalino kayo. Amen? Nakikinig ba? I-display mo yung tama. Make, magpaka ano ka, magiging bida ka rin sa Diyos at sa asawang lalaki. At di mo kailangan lagi ibida nun. Pag ikaw, inuuwi ang kanya, miniregaluhan ka, minamahal ka ng asawang lalaki, mayroon ka ba bang gusto? Na iba? Wala na, yun na yun. Amen? Kung amayos ka babae, ah. Kaya nga, number two natin, proper place of fame. Hindi ko nabanggit bakit ko nasabi yun. No? Sabi kasi dito, while they behold, alam niyo yung behold, tinititigan ka. Gusto niyo ba tinititigan kayo ng mga tao? Depende. Kung may ginagawa kang angway, madalas mano yung mga preacher, kasi katulad, nilalay pa natin, nagpapakit lang ba si Pastor Ace? Alam niyo hindi kasi, alam niyo eh. Pero yung iba, pwede sabihin yung iba ganun. Kaya nagpapasikat dyan, ba't yung pinapublic, magpasikat. Pero accusation yun na hindi tama. Pero, I think, okay lang yan kasi nga, nasa proper place naman. Di ako nag Facebook ads para lang ano. Nalagay natin yung para sa iba, para sa atin din na ma-review natin. Ganon din kayo, mabay. Yes, I believe. Gusto nyo magpakita ng anong kagandahan nyo at maganda naman kayo na lahat. Di nyo kailangan sa maling paraan. Amen? Gusto lang, yun lang gusto sabihin. Sa tama lang, proper place of fame. Abusin na natin to. Hindi, nakita yung verse, tingnan natin sa 1 Corinthians 14. Katatapos lang natin dito, naalala nyo to? 34. Isa to sa mga famous verse about bawal ang pastora kasi nga ito sabi. Sabi dyan, pakibasa ng mga babae. Ready, go. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. 35. If they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for a woman to speak in the church.
for women. Okay, ano pa yung ano nyo? Yan. So, ang sabi dyan, yung mga babae daw, yung sabi natin kanina sa churches, hindi sila pinapayagang magsalita. Eh, pastor, kanina pa ako nag-asalita eh. Pinagbasa niya. Hindi ganun. Ang context niya sa 35. Okay, sabi dyan, if they will learn anything, ibig sabihin pala, ang babae, huwag magsalita pag nag-aaral tayo salita ng Diyos dito, mismo, preaching. Kasi ito yung pinag-importante, alam nyo naman yun, di ba? Itong time na to, isang oras halos, ginagawa natin sa church, ito yung pinag-importante. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yung mga babae, tahimik lang. Huwag nyo express yung sarili nyong opinion habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Eh sabi dyan yun eh, huwag kayong magsalita, hindi kayo pinapayagan magsalita. Huwag nyo ilalagay sa context na mali, na nga, pagpasok mo dyan, lagyan ito ng ano, mga babae. Ha? Hindi ganon. Okay? Kaya pero, sigurado, kaya nga bawal pastora, kasi nga, magbe-praise pastor. Eh, paano siya magiging keep silence? Paano siya not permitted to speak kung pastora siya? Di ba? Ang dami ko nang sinabihan yan, mga mabait naman sa ibang bagay, pero dito, offended na offended sila, kasi nga, yung sinanay sila ng mga loko-loko nilang pastora, tsaka mga pastor din. Napakalinaw dito, amen? But they are commanded, not permitted, thus commanded to be under obedience pa. So, kung nalang parang, ano naman yan? Ano naman sa mga babae? Off naman yan. Kinasabi ng salita ng Diyos, anong ibig sabihin? Mas yung opinion nyo, mas magaling sa salita ng Diyos. Kung ganun ang utak mo, something's very wrong with you. Ikaw yung dapat mag-adjust. Okay? Amen? At sabi dyan, if you will learn anything, eh gusto kong matuto, gusto kong magtanong. Maghintay ka, tanungin ka. Ganun yun. At, specialist, pag may asawa ka na, itanong mo sa asawa mo. Kaya dapat yung mga lalaki kayo nauna, mag-aral. Kasi tatanungin kayo asawa niyong babae. Paano itatanungin kung walang makuha sa inyo kasi hindi ka nag-aral? Eh, basta wala pa akong asawa eh. Yung tatay mo dapat. Eh, basta wala yung tatay ko, mag-pray mo. Kaya nga minsan, kami yung tumatay yung tatay nyo. Diba? So, pero ito yung perfect ideal na scenario. Dapat meron kang lalaki sa buhay, either tatay mo o asawang lalaki, hindi mo kailangan makipagpataasan ngayon sa church. Okay? Actually, natakil na rin natin ito eh. At sabi pa rito, it is a shame. Alam niyo ba yung shame? Nakakahiya. Sino nakakahiya? Ikaw. At yung asawa mo. Imagine mo. Yung natakil namin ito sa judges eh. Di ba yung asawa ni, ano, Otniel ba yun? Nakahiya yung ikaw yung lalaki tapos yung babae pa yung lumalakad ng interest ng pamilya nyo. Diba? So, ganun sa church, nakahiya ka, nakahiya din yung church. Ba't yung tinapayagan niya, pastor, yung babae na maging pastora? Nakahiya tayo lahat pag inalaw to. Kaya, huwag nating allow. Amen? Next. Pagkain naman tayo, medyo mag-extend tayo ng konti, ha? So, number one, pag nag-submit at pag proper place, yun ang term natin dito, parang nakalagay yung babae sa tama niyang lagyan, okay, hindi lang under, yung iba under, pero sa ibang bagay, hindi naman sila under, di ba? Basta tamang place. Mapapag-unan na win-win tayo. Pangalawa, proper place of fame. Alam niyo ba yung gusto yung pastor niyo laging sikat sa buong mundo? Gusto niyo? Ba't ko sineshare? Para matuto sila. Pero hindi para magpasikat. Basta, magpa-ano ka naman, magpa-facial ka para pumogi ka, sumikat ka. Hindi ganun eh. Proper place of blame lang. Amen? Hindi nyo gusto yung, ganun din kayo ngayon. Hindi nyo gusto yung sumikat kayo dahil sexy kayo or something. Lahat naman ng babae ganyan sa so, una, diba? Eh, ba't nyo kailangan pang ipakita yan? So, number 3, 5 and 6. Balik tayo sa ating text. Para mag-Daniel tayo mamayang hapon. Verse 5 and 6. Ako na lang, sabi niya, for after this manner, in the old time, the holy women also trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husband, even as Sarah obeyed this Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. So, ganito. Tinuloy lang natin kanina, di ba, yung quiet spirit.
great price in the sight of God. Ano pa? May example siya kasi baka hindi pa yung naniniwala eh. Basta baka sa church lang yan. Sa Old Testament, meron bang ganyan? Dati ba, ganyan ba? Yung tama? Yes! Sabi dyan eh, oh, example natin dito, mamaya si Sarah, pero hindi lang si Sarah, yung mga lahat daw ng holy women, hindi lahat ng babae, pero yung mga banal na babae, sila yung nauna nagtiwala sa Diyos, anong ginawa daw nila? Ang pinakita nila, hindi nga yung mga gold, silver. Sabi nila, ano daw? Ay ba, mga babae, ready, go. Paano nila pinakita na maganda sila? Or paano sila sumikat? Ano yung dinisplay nila? Nag-subject sila sa sariling asawa. Hindi ko nilalagay yan, ha? Nakalagay na yung matagal na. At specifically, si Sarah. So pag binabasa niyo yung Bible niyo, napansin niyo doon, bakit ang tawag niya kay Abraham Lord? Di ba Panginoon lang ang Lord? Kasi nga, ang lalaki talaga, boss yan sa bahay. Yun ang sinasabi niyan. Kaya hindi dapat, eh pastor, yung nanay ko, hindi naman siya, nanay mo yun, tama ba siya? Amen? Kaya ang inaaral natin eh, hindi tayo nandito kung ano yung nakasanayan mo. Ang inaaral natin kung ano yung tama at mali. So hindi natin tama, yung mali, iwanan natin. Kung si Sarah, tinawag niya yung kanyang asawang lalaki na Lord, ang sabi, whose daughter ye are, again, tayo anak ni Abraham, spiritually, di ba? Ganun din po yung mga babae daw na sumusunod sa kanilang asawa at pattern nila si Sarah, ganun daw. Kung anak niya kayo at sumusunod kayo sa Diyos, sabi kasi kay Sarah, ano din siya eh? Lingkod din siya ng Diyos, di ba? As long as you do well and are not afraid with any amazement. So, pag sumusunod kayo sa kay Sarah, ginagalang niyo yung lalaking asawa niyo, ano daw? Okay kayo. You do well. Kaya number three natin, hindi ko napalitan pala ito ah. Basta ang number three lang, ano? Honor comes in trusting the Lord. Gusto nyo ma-honor? Ngayon, ino-honor ngayon, meron sa amin yan every year. Hindi ko nga inaatinan eh. Oh, let us honor women. At puro, ewan ko umaatin na lalaki dun. Ba't mo silang isingle out? Parang you know, inuuto mo sila. Di, negative din yun. Huwag na. Sinabing honor, mga masipag na employee, pwede ganun, magaling, okay yun. E bakit basta women, ganun? So kaya number, yun na, honor, gusto mong i-honor, magtiwala ka sa Diyos. Nakita niyo kanina, who trusted in God? E basta pag nasumunod ako dyan, eh, parang under na mga, magtiwala ka sa Diyos. Diba? I-honor ka niya. At ng asawa mong lalaki, yun ang maganda dyan. O ikaw, tinaas ng asawa mo lalaki, kahit hindi ka na papansin sa, kaya iba sa Facebook, doon na ginagawa lahat eh. Isip-isip ko lang, ano pa to? Ano kailangan nyo? Views? Ano, pera? Attention, di ba? Again, minsan, okay din yung minsan, happy birthday sa aking mahal na asawa. Gawin, sa kanya mo lang sabihin, pwede ba yun? Masaya pa siya. Again, hindi rin tayo doon legalistic, ha? Pag ginawa yan. Pero, mas maganda, personal na lang, I believe. Okay, last, verse 7, sabi dyan, likewise, he husbands dwell with them. Uy, nag-shift tayo, no? Pag ikaw daw yung lalaki, dwell with them according to knowledge. Okay, matalino mo yan, mga lalaki. Kung hindi mo alam kung paano i-handle yung anak mo, yung asawa mong babae, kahit anak mong babae, hindi ka matalino, kaya aralin natin, paano dapat maging matalino? Anong gagawin mo? Giving honor unto the wife. Ay, pastor, kala ko ba, hindi, bigyan mo ng honor, sabi dito, as unto the weaker vessel. Alamin mo na mahina siya, pero i-honor mo siya. Ilagay mo siya sa tamang place niya, mga lalaki. As being heirs together of the grace of life. So, binabalik niya, pare-pareho tayo sa langit. Tapos anong gagawin mo sa gagawin mong basura yung asawa mo? Huwag ganun. That your prayers be not hindered. Ganun pala yung mga asawang lalaki. Pag binabasura mo yung asawang babae, pray-pray ka ngayon sa Diyos, mahadlangan yan.
Okay? Kaya number four, balik tayo sa mga lalaki. Okay? Husbands have the important role of placing the women and keeping them in check. Yun yung, kaya sabi dito, ang responsibility pa rin sa English, responsibilidad sa Tagalog, nasa lalaki pa rin. Pero, para ma-enable niyo yung mga asawa niyong babae, ikaw yung dapat din mag-isip, sabi doon, knowledge, okay? Ilagay mo sila sa tamang place. Pastor, ayaw naman maglaban ng aking asawa, ayaw magluto. Eh kasi hindi mo binigyan ng pampaluto eh. Magluluto yan, bigyan mo ng pampaluto, masaya yan. Eh kung ginugutom mo, di niya alam kung ano mangyayari sa buhay niya, magtatrabaho talaga yan. Diba? Kaya enable mo siya, siguraduhin mo. Hindi kita iiwan. Dapat alam niya yon sa'yo. Kita niya yon yung tiwalaan doon. Magtatrabaho ka para sa kanya, hindi yung kailangan niya magtrabaho para kumain lang siya. Amen? Yun, kaya dapat alam mo, una, knowledge. Alam mo, una, i-accept mo yung fact. Okay, sabi sa Ephesians. Ang tayong Bible dito eh. Pinakasikat na ano dito sa pag-asawa, Ephesians 5 eh. Ang sabi dyan, abahan ito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Pero, specifically, wives, submit yourselves to your own husband. Parallel, di ba? Kasi sabi dito, for the husband is the head of the wife. Ba't tayo mag-submit sa kanya? Kasi yung head, siya yung boss. Katulad ng si Jesus is the head of the church, yung tagapagligtas ng church, ganun din yung lalaking asawa, siya ang tagapagligtas, siya rin yung boss sa bahay. Okay? Kaya sabi dyan, pero sabi dito, husbands, love your wives. Katulad ng minahal naman ni Jesus yung church, mahalin mo rin asawa mo. Okay? Kaya yun, kailangan yung mga husband, mahalin mo sila para sila ay secured sa kanilang role as a under sa'yo, pero masaya din sila at alam nila importance sila sa buhay ng mga anak nila. At sa'yo din. Busin na natin ito. Sabi sa Genesis 3:16, ang dami natin Bible, ha? Ito sabi sa Old Testament. And to the woman, he said, I will, ito yung kay Eve. Pinatosahan sila, I will greatly multiply thy sorrow in thy conception and sorrow shall thy bring for children. Pero hindi natapos na sabi niya, and thy desire shall be to thy husband. Naintindihan niyo ba yun? May gusto ka, kaso may gusto rin yung ibang, yung asawang lalaki. Kung pareho kayo ng gusto, okay, walang problema. Pero pag hindi gusto, anong gagawin mo? O ba eh? Kung ano yung gusto niya, yun ang gustuhin mo. Yun sabi doon. Thy desire shall be to thy husband. And he shall rule over thee. Ay, today yung sabi ng rule over thee. Siya yung boss. First Corinthians 11:3. Sabi dyan, I would have you know, gusto kong malaman nyo, that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Inulit lang po sa Ephesians 5. Okay, ibig sabihin talagang alam na alam nila ito. Ba't inuulit sa kanila? Kasi nga, I believe, nung panahon nila, may mga nagmamataas na rin, nag-rebelde. Pero, kaya sila tinuturuan. Ayun na muna tayo. So, naintindihan na ba? Alam natin, sinabi na salita ng Diyos yan, yan ang makakabuti sa atin, sumunod na tayo. Yan ang tamang lugar. So, pastor, may nakilala ako, ano eh, babae, siya yung head of the family. Pero maayos naman sila. Hindi yun ang ideal. Okay? Ang maganda, itong ideal. Kung kaya natin sundin, yung sabi ko sa inyo eh. Hanggat kaya nyo. Lalo kayo, mga bata pa kayo, i-ano nyo na, ipattern nyo na yung buhay nyo at mga plano nyo sa buhay kung ano sinasabi yung salita ng Diyos. Kung hindi man perfect sa katayuan nyo ngayon yan, ito nga yung ideal. Yun yung pattern sa sarili nyo. So kung may talagang dina-ideal yung ano nyo, hiwalay yung ganyan, ganyan, mas nasusunod si nanay, eh, gawin na lang natin yung parang i-repair, di ba? Masira yung sakyan, repair na lang, wala pa tayong budget eh. Okay, sa bagong sasakyan. I-repair na lang natin yung buhay natin. Amen? At ituro din natin sa mga next generation. Amen? Yung mga anak niyong babae, huwag niyong sabihin, uy, babae tayo, dapat. Girl power.
Ha? Yung mga lalaking asawa na. May mga ganun po. At ang gulo ng buhay ng ganun pamilya. Ang gulo. So yun lang po. Sana naintindihan natin. Rightly placed under honor unto the weaker vessel. Naalala ko, may preaching na akong ganito. Pero kailangan pa rin i-preach para sa mga bago. At this time, let's pray sa pagkain tsaka sa ating ano. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong sinasabi. Even sa panahon namin ngayon, nilatag niyo po yan sa inyong salita para hindi kami clueless, Panginoon, na ano ba yung the best na structure ng bahay at ng church. Na ando po yung lalaki na nag-lead, pero ito po yung sinusuportahan ng mga kababaihan. Maraming salamat sa mga kababaihan namin, Panginoon, na ready mag-support. Yung iba po, dahil kailangan pa nilang aralin to, Lord, I pray na nakita namin aming mga points mas maganda, na kami po yung numuluga sa tama. Yung mga lalaki, ganun din naman, kami po yung under sa inyo. So, in totality, Panginoon, ganun pa rin. Sumusunod lang kami sa inyo. Magtiwala kami sa inyong structure, sa inyong salita, sa inyong mga sinasabi. At kinukumand kayo pinapabuti. Nagtitiwala po kami dyan. So, ganda po, Lord. Aming pagkain, mga salamat sa church, sa aming bilang, sa aming mga guest. Kayo po magpala sa kanila. Masyara si Milan mamaya. Ganda po, aming pagkain, Panginoon. Mas masaya niyo po. Maraming salamat sa nag-prepare. At ito yung maging kalakasan namin for the whole day na naman sa Bible quiz mamaya. Ano pang bagay, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.